Maigpit na minomonitor ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ng mga ilog. Kung magtutuloy-tuloy kasi ang pag-ulan, posibleng umapaw ang tubig na maging dahilan ng pagbaha sa ilang lugar. Ang update niyan sa ulat ni Vel Custodio. Vel? Dayan, kasalukuyang nakararanas ng moderate to heavy rainfall ang Bulacan. Nandito ako sa Kalumpit at bagamat tuloy-tuloy ang pag-ulan, hindi naman binabaha ang lugar. Maging sa barangay Palimbang na isa sa unang binabaha tuwing may malakas na ulan sa Kalumpit. Pero kung magpapatuloy pang ulan sa mga susunod pang oras, maaaring pumilis ang pagtaas ng level ng tubig sa ilog dahil sa pagsabay ng high tide. Nananatili sa yellow rainfall warning ang Bulacan. Ibig sabihin, maaaring bumaha sa mabababang lugar at sa mga lugar na malapit sa ilog. Signal number 2 sa bahaging norte ng Bulacan, kabilang ang Doña Remedios Trinidad, San Miguel at San Ildefonso, habang signal number 1 naman sa iba pang bahagi ng Bulacan. Para naman sa lagay ng dam, ayon sa Bulacan Provincial Government, nag-release na ng tubig mula sa Bustos Dam bago patuluyan tumama ang Bagyong Christine sa kalupaan. Panigurado raw ng lokal na pamahalaan ng Bulacan ang partial opening ng Bustos Dam para hindi na makasabay ang pag-angat ng tubig sa dam kung sakaling bahain man ang iba o ang ilang bahagi ng probinsya dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan. Nananatili namang naka-alerto at naka-monitor ang Bulacan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office lalo na sa mga lugar na prone sa baha, kagaya dito sa Kalumpit. Balik sa iyo, Dayan. Maraming salamat, Vel Custodio.